Good morning, guys. Tingnan niyo yung rubber plant ko, guys. Pininch ko siya dito, guys. Oh, ayan, oh. Meron kasi siyang patubo dyan na maliit na. Pinutol ko siya kasi gusto ko magkaroon siya ng sanga, hindi yung pahaba na lang siya. So, sana magkasanga siya. Kasi may mga nababasa ako na kailangan daw i-pinch dito, oh. Ayan, oh. Pinutulan ko. So, hopefully, magsanga na siya. Kasi ang lalaki na ng mga dahon niya, guys, oh. Gustong-gusto niya yung Miracle Grow na binigay ko sa kanya. Tapos, yung ating basket plant pala dito ay nilabas ko muna siya at pinalitan ko nitong pencil cactus. Ayan, malaki na yung ating pencil cactus. Tapos dito naman ay isang araw na naka-andar itong aking humidifier, guys, pag nandito ako sa loob ng bahay. So, yung ating Orbifolia pala dito ay nilabas ko muna siya dahil nung nakaraang araw ay palaging umuulan. So, gusto nila kasi yung ulan. Tapos, ito naman ang kinatatakutan ko dahil palaging umuulan. So, pinalit ko muna sila. Pinasok ko muna itong ating Peperomia. Tapos, yung ating Orbifolia ay nasa labas. Nagbuka na pala yung ating Philodendron Gloriosum. Ayan, ito yung bagong dahon niya. So, mabilis siyang nag-open. Ayan siya. Tapos, yung nandito naman, ayan, pinasok ko din ang ating Green Maranta. Ayan. Yung pinalitan niya, yung ating dwarf na bambo. Tapos, yung ating duyan pala dyan ay tinanggal ko muna, guys, dahil napasukan siya ng tubig sa ilalim, parang yung bakal niya na, yung paganyan niya na bakal, napasukan siya ng tubig, tapos parang nagkataya siya, so tinanggal ko muna siya, dinismantle ko muna siya, tapos pinalit ko muna dyan yung ating upuan. So, nabahala ako dito sa ibang mga halaman na nandito dahil straight ang ulan, halos isang linggong umuulan palagi. So, okay lang itong ating mga kalatay dito dahil lumalaban naman sila sa ulan. Mas gusto nga nila yung ulan. Yan. Ito yung bamboo, guys, na kasi ayan, oh, tingnan nyo, nagdilaw. Nilabas ko muna siya. Hindi talaga to pwedeng magtagal doon sa loob. Ayan, itong dalawa, nilabas ko muna. Tapos, guys, ito na yung ating succulent, 'di ba? Pinugot natin 'to kasi parang nasisira yung ilalim niya. So ito yung pinagpugutan ko sa kanya. Ayan, guys, nalusaw yung puno niya. So buti na lang na-save ko pa ito at medyo parang buhay na naman siya. Tapos ito yung nabili natin sa kapatagan. Niripat ko din siya. So, ayan siya. Sana mabuhay. Tapos, ito yung ating Pilea Heartleaf. So, okay na siya, guys. Ito yung nabulok yung puno. So, okay na siya kasi may nakikita na ako sa kanyang mga bagong dahon. Tapos, itong halaman pala na to, guys. Na-shock ako dahil may nakita akong nagla-live selling. Ang benta pala nito, guys, sa kanya ay 2,800. Mahal pala tong halaman na to. Syngonium, ano bang tawag nito? Ano bang tinawag niya dito? Syngonium aureum ba yun? Binenta niya ng 2,800. Tapos, ilan, magkano lang to? Sorry, guys, ang ingay ng kapitbahay kasi may inaayos sila. Tapos, ilan lang bili ko nito noon dati sa makilala. So, rare pala ito na syngonium daw. 2,800 yung benta niya. Para kasi siyang Mickey Mouse, guys. Oh, yan. Ito, pinutol ko na ito. Ito, nandito yung ano niya. Oh, ayan yung mother plant niya. Mahaba na kasi siya. Kaya pinugot ko siya dito. Ayan. Tapos nung pinugutan ko na siya, madami nang lumalabas dito na mga bagong, mayroon ng sanga nga dito. Oh, na lumabas. So, hindi ko akalain na mahal pala tong halaman na to. Akala ko ano, mumurahin lang to. So, na-shock ako nung nakita ko yung live. I-try kong hanapin yung nag-live. My SG! This is a rare syngonium, guys!
singgonyo ang tutong. Pulo-pulo tutasan-tanet, ang singgonyo. Combined as G2A, tutasan-tanet. Sa mga kulipodyan, kunin nyo na to, kung sa lang to. 2,800 yung benta niya dito. So, ang mahal pala niyan. Kaya, halagaan ko to. Tingnan nyo itong pinutol ko na Mycans. Nagpropagate ako ng Mycans, guys. Ayan. At buhay na siya. Ayan na yung Mycans. Tapos, ito yung mga maliliit natin na mga kumintang. So, ito, ayan. Parang matigok na naman ito. Kasi bak, nagkaganito na naman yung dahon niya. Ayan. Tapos, ito na yung kumintang na nabili natin sa kapatagan. Ayan, namulaklak na. Meron pa dito. Ito. Yan, ang ganda ng kulay. Tapos, meron pa ako ditong nabili isa. Tapos, ito palang peach natin ay namulaklak na, guys. Ayan. Ang ganda ng bulaklak niya. Yan, o. So, nag-full na siya tingnan dahil pinipinch ko ito. Ayan. Nagsanga-sanga siya. So, ito yung isa pa na nabili natin sa kapatagan. Ayan. Ang ganda. White naman yung gitna niya. Nasabi ko na ba sa inyo na yung ating kumintang na red doon sa harapan at yung violet ay yung sinasabi ko na parang nakinakabahan ako dahil yung nila nagka-brown yung puno nila. So, wala na, guys. Natigok talaga, guys. Tapos, nag-try akong mag-cut ng mga sanga nila. So, sana mabuhay. Ito, guys. Meron na namang. Ayan, guys. Oh. Parang matigok na naman ito dahil yung stem niya nag-brown na naman. So, hindi ko talaga alam kung anong dahilan na magkaganito sila. So, sayang. Tapos, ang buhay na buhay na yung donkey's tail natin, guys, na pinopropagate. Ayan, may sanga-sanga na siya, nagkasanga na siya. So, buhay na buhay na. Ayan yung Orlando natin, guys. Ang laki-laki na niya, oh. Ayan, ang laki-laki na ng dahon niya. Tapos, yung ating Calathea lutea. Ayan, ang lalaki ng mga dahon nila. So, gustong-gusto din nila yung pwesto nila dyan. Tapos, ito o, ang laki na o. Ang haba-haba na ng ating philodendron lemon lime. Ayan. Nagsilakihan na sila. Itong si fishbone, yung nabili na 75 pesos sa kapatagan. Ay, madami na ding dahon, guys, na bagong dahon na binigay. Ayan o. Ito yung mga bagong dahon niya. So, nagustuhan niya dito. Pero guys, meron akong ipapakita sa inyo yung natandaan nyo yung may binili akong fuchsia plant, yung ang ganda-ganda ng bulaklak niya. Oh my god, guys, tingnan nyo, namatay na, guys. Ayan o. Ilang beses na talaga ako bumili ng ganitong halaman ay hindi talaga siya pwede dito. Hindi ko nga to niripat dahil may nakapag-comment doon sa vlog natin na hayaan muna, huwag muna siyang iripat dahil mag-a-adjust pa siya sa ano. So, pinabayaan ko lang. Ito talaga yung pinagtaniman niya. Ito yung pinakita ko sa inyo na madami ng bulaklak. So, ayan, tingnan nyo, guys. Natigok na. Hindi ko alam bakit. Hindi ko naman siya. Nilagay ko nga siya dito sa ilalim para hindi siya mainitan. So, talagang ayaw niya dito. Gusto talaga siguro niya doon sa may mga malamig na lugar. So, ayaw niya dito. Sayang yung 350 ko. Tingnan nyo itong freebies natin. Yung galing sa dahilayan. Ayan, yung freebies lang na binigay sa atin. Namulaklak na, guys. Mamulaklak pala ito ng violet. Ayan. Tapos, yung ating Syngonium albo na pinutol ko. Ayan, buhay na siya, guys. Ayan. Dito ko pinutol, oh. Tapos, itinanim ko lang yung pinutol ko dito. So, ayan, buhay na yung itinanim natin. So, nakakatuwa siya tingnan. Ito yung 250 lang ang bili natin dito sa Syngonium albo na to.
Tapos dito naman ako kinabahan guys dahil nalata yung isa. Hindi ko alam guys yung ating silver frost na peperomia. Ayan guys, oh. Nalata na naman siya dito. Yung isang puno nalata. So sana hindi na siya makapangdamay pa. So meron pa naman siyang natira. Tapos ito pa lang, ito din kinabahan din ako dito oh sa peperomia roso na to. Ayan, tingnan nyo, parang nalata din yung ibang mga dahon niya. So kung mamatay pa to ay talagang suko na ako dito sa peperomia roso na to dahil palagi akong bumibili ng ganito. Meron dati, 'di ba? Meron tayong ganito yung galing sa Binggit, namatay din. Tapos pangalawa na to, guys, yung galing sa Kapatagan, pag namatay pa ito ay talagang ayoko nang bumili ng ganyan. So ayan. Tapos, andito yung ating string of hearts. Ayan. Tapos, yung ating, hindi ko pa na-repot yung ating Siboro's tail. Ayan, hindi ko pa siya na-repot. So, hindi ko alam guys, parang nung pagkabili ko ay parang humaba siya. Tingin ko humaba siya guys. Oh, ayan oh, parang humaba siya. Tapos, hindi na nagdikit-dikit yung mga butil niya. Hindi ko alam kung anong kulang niya. Sunlight. Mainita naman siya dito pag hapon. So, hindi ko alam kung bakit siya ganyan. Parang humaba masyado. Tapos, ang ating string of tears. Ayan. Maliit pa din. Tapos, meron akong nabili dito, guys. Galing Kapatagan to. Hindi ko pa na-repot dahil nakalimutan ko na nakabili pala ako ng ganito. So, ngayon ko lang ito nakita. Hindi kasi ako palaging pumupunta dito. So, ayan yung bulaklak niya, guys. So, hindi ko alam kung anong klaseng halaman to. Ang ganda kasi ng bulaklak niya, oh. So, parang nabili ko to ng 100 pesos. Hindi ko alam, guys, kung anong tawag ng halaman na to. Ang ganda kasi ng bulaklak niya, oh. So, kailangan ko tong i-repot. Ito pa, ayan, binigyan ako ni Malo. Nito, bigay to ni Malo sa akin. Ayan. Gusto ko to, cactus na to, dahil walang masyado, wala siyang, ano guys, wala siyang tinik. Ayan, oh. Sobrang liit ng ano niya. Parang ito ata yung tinatawag nilang castle cactus. Tama ba ako? Ayan, oh. So, bigay lang to ni Malo sa akin. Tapos, andito yung ating mga kumintang, ayan, ang ating pink na palaging nagbibigay ng seeds. Tapos, ito, yung mga bago natin ay namumulaklak na din sila. Ayan. At ito. Ito, akala ko pure white lang to. Pero pagkatagalan, magiging ano pala siya guys. Kagaya nito. Oh. Ito yung pinakita ko sa inyo dati na sabi ko, pure white. So, pagkatagalan pala, ano pala siya guys, peach. So, ayan, oh, tingnan nyo dito, oh. Ayan, magiging peach siya. So, ayan, ang haba-haba na nila. Ito yung talagang klaro na peach. Tapos, parang marami na akong kailangan na din i-transplant. Ipapakita ko sa inyo guys yung, 'di ba sabi ko dati may in-order akong seeds sa Palawan ng kumintang seeds. 7 piraso lang, 150. So guys, so ito yung isang klase ng kumintang na nilagay ko dito, yung 7 klase. So yung tumubo lang guys ay 1, 2, 3. Ayan, 3 piraso lang yung tumubo guys. So, wala talagang assurance guys na lahat ng seeds na binibili natin ay magtubo lahat. Tapos, ito yung puno guys na namatay. Ayan o, oh, yung kulay red natin na kumintang. Ayan, talagang namatay siya guys. So, kaya pinutol ko na lang siya dito at nagtanim na lang ako ng cuttings dito sa kanyang ano, so sana mabuhay yung cuttings na pinaglagay ko dyan sa kanya. Tapos, meron pa akong nilagay dito na kumintang na ito yun, oh. Si pinkish, white, pink, and white eye. Wala akong nakitang tumubo sa kanya, guys. Kahit
kahit isang piraso. So, ayan, walang nagtubo. Buti pa itong isa kasi may tatlong tumubo. So, apat na klase kasi yung binili ko, guys. Meron pa dito. Ayan, itong si Burgundy Hollow. Ayan, si Burgundy Hollow, yung pitong seeds na nilagay ko dyan. So, wala din akong nakitang nagtubo kahit isa. So, ganun talaga ang buhay, guys. Tanggapin na lang. So, buti pa itong, ayan, buti pa itong nakuha ko na seeds. Ito yung violet, guys, na, sorry guys, maingay. Ito yung violet natin na namatay din. So, buti na lang nakakuha na ako ng seeds sa kanya. So, ayan, tumubo na yung mga seeds niya. Mayroon pa doon. Ayan, oh. Pero, ang dami kong seeds na nilagay dito, guys, ha. So, buti, so, yan lang yung nagtubo. So, buti na lang may tumubo. Tapos, ito yung ating choco, guys. Ayan, si choco natin. Na hindi pa ako nakakuha ng seeds sa kanya kasi wala pang nag-mature na seeds. So, dito yung ating mga ground, may nakuha na akong seeds sa kanila. Itong pink at saka itong parang may violet. Dito ko sila nilagay. So, ayan o, oh, ayan yung mga matured na seeds niya. Nilagay ko siya dyan para magtubo sila para makapag-propagate tayo.